Every day we are confronted with choices. Every day we have to make decisions. Sometimes the decisions are about trivial or ordinary things. Like for example, this morning, you ask, what will I wear? Ano ba yung isusuot ko? Kulay pink? Or kulay dilaw? Or magbablock ba ako? Anong kakainin ko sa almusal? Spam? O mega sardines? Those are trivial, ordinary decisions. But sometimes we are confronted with life-changing decisions. For example, mag-aasawa ka na ba? Mag-aasawa na ba ako? 38 years pa lang naman ako. No? Pero ang problema, wala namang nanliligaw sa akin. No? Eh, sinong papakasalan ko? So, yung mag-ganon. At kung mag-decide kayong mag-aasawa na kayo, siyempre itatanong mo, siya ba? Siya ba ang aking sasagutin? Kasi that will change your life drastically. Every day, we are confronted with decisions, with choices. Sino ang ating pipiliin? Ano ang ating pipiliin? Naalala ko tuloy yung isang pelikula, sabi nung babae, alam mo ba kung paano ko alam na mahal kita? Kasi araw-araw kitang pinipili. Yan. Pagpili. Every day, we have to make choices. Our readings this morning are also about about choices. In the first reading from the book of Joshua, the Lord is confronting Joshua. Who would you choose? And Joshua, before the Lord and his people, said, as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua made a decision to choose the Lord. He decided to side with God. And in the gospel, in the last part of the gospel, Jesus asked the disciples, do you also want to leave? Because others are leaving already. Many of his disciples, because they could not accept the teaching about the body of Christ, about the blood of Christ being eaten and drunk, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Iniwan na siya ng kanyang mga tagasunod. Kaya ang tanong ni Jesus sa mga alagad eh, kayo ba? Aalis din ba kayo? And on behalf of the 12, Simon Peter answered him, Master, to whom shall we go? Sino ang pipiliin natin? Ano ang ating pipiliin? My dear brothers and sisters, this morning in this reflection, I would like to offer 3 questions that will somehow, or I hope, will somehow help you make choices. Somehow will make the decision making a little bit easier. I am not saying that all the time decision makings are easy, but somehow with these 3 questions, I hope you will be helped. The number one question that we should ask before making a choice is this: will it promote my personal well-being? If I make this choice, will it promote my personal well-being? Mapapabuti ba ako dito? Gaganda ba ang buhay ko dito sa pagpili kong ito? Kung nakaharap sa iyo ang isang slice ng cake, tatanong mo sa sarili, kakainin ko ba ito o hindi? Will it promote
my personal well-being. Eh kung diabetic ka, alam mo kung ano sagot dyan, no? O kaya, nakalatag sa harapan ang isang lechon. May mansanas pa sa bibig. Ang sarap-sarap, ang lutong-lutong ng balat. Will you take a piece of the lechon? The question that you ask yourself is, will it promote my personal well-being? It may satisfy you for a while, but in the long run, will it promote my health and well-being? So sa pagpili natin, isa yan sa mga itanong natin. Ano ang gagawin nito sa akin? Will it make me a better person? Will it make me a better version of myself? Kaya tignan nyo ha, pag pumili kayo, unan yung itanong, anong mangyayari sa akin kapag pinili ko ito? The second question is this, will it also help others promote their well-being? In other words, will it promote common good? Hindi lang yung sarili mong isipin mo. Kung ikaw isang tatay na mayroong pamilya, bagong sweldo ka, isusugal mo ba yung pera mo? Ang tanong ay, kung ikaw ay sumugal, ito ba ay maghahatid ng mabuti sa pamilya mo? How many families have been destroyed because of the addictions of parents? Parents who are drug addicts, parents who are alcoholic, parents who are gamblers. Families are destroyed because parents made a wrong choice. Kaya hindi mo lang iisipin yung sarili mo. Iisipin mo rin ang pamilya mo, iisipin mo rin yung asawa mo, iisipin mo rin ang bayan mo. Sa pagboto natin, halimbawa, sa pagpili natin ng mga political leaders, ano ang ating consideration? Yung ibibigay sa atin? Yung iaabot sa atin? 500? 1,000? 2,000? And then, tatlong taong kang nanakawan? Anim na taong kang nanakawan? You don't decide only for yourself. You decide for the rest of us. Kaya kapag namali tayo ng desisyon, hindi lamang naman tayong apektado. And that is why it is very good to ask, if I make this decision, will it promote the common good? Will it bring about goodness around me? And third and final question is this, if I make this choice, will it bring me to heaven? If I make this choice, will it bring me to heaven? You know, Simon Peter made a choice because not choosing Jesus would mean death. That is why Simon Peter said, Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. You are eternal life. Kaya kapag kayo'y nagdesisyon, siguruhin niyo yung desisyon ninyo, dadalhin kayo sa langit. Kung hindi, huwag kayong pumili ng ganon. My dear brothers and sisters, every day we are confronted with situations that will have to make a choice. Hopefully, when we make a choice, we ask those three questions. Will it promote my personal well-being? Will it promote
common good, will it bring me to heaven? Amen.